So these are age, the LSL. Look at the past, it's time to mend. A corporate. Same. So ang sinasabi ko na lang. Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Narito ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Noong nakaraang Hunyo, ipinahayag ng NCCA at ng CCP ang mga bagong pangalang idinagdag sa mga pambansang alagad ng sining ng Pilipinas. Kabilang dito ang isang tinitingalang kompositor at konduktor na nakilala sa kanyang natatanging kakayahan na pagsamahin at pagyamanin ang istilong Asyano at Kanluran bilang musical idiom sa kanyang mga obra. Bukod dito, ginamit din niya ang musika bilang isang instrumento ng pananalig sa pamamagitan ng kanyang mga likhang ginagamit sa panalangin at pagsamba. Samahan ninyo kaming balikan ang mga ginintuang alaala na iniwan ng ating dakilang National Artist for Music na si Maestro Francisco Feliciano. Isinilang noong 19 ng Pebrero 1941 sa Morong, Rizal, si Francisco F. Feliciano ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang kompositor na Pilipino ng ating panahon. Nagtapos siya ng musika mula sa University of the Philippines noong 1967 at nagtungo sa Alemanya upang makuha ang Diploma in Music Composition mula sa Berlin School of Music. Tinanggap naman niya ang kanyang Master of Musical Arts at Doctorate in Musical Arts mula sa Yale University sa Amerika. Bilang kompositor, nakapagtala si Dr. Feliciano ng mahigit 30 pangunahing obra, kasama na ang mga tanyag na La Loba Negra, Ashen Wings, Sikhay sa Kabila ng Paalam, at isang kathang base sa talambuhay ng bayaning si Jose Abad Santos. Kasama rin sa kanya mga importanteng komposisyon ang The Transfiguration at Misa Mysterium para sa koro at orchestra, ang ballet na Yerma, ang ilang prize-winning compositions tulad ng Pokpok Alimpako na paboritong piyesa ng mga international choral competitions. Bilang isa sa mga tinitingalang Asyano sa larangan ng liturgical music, kumatha si Dr. Feliciano ng daang-daang liturgical pieces, mass settings, hymns at iba pang musikang pangsamba. Siya ang nagtatag ng Asian Institute for Liturgy and Music, isang paaralan para sa mga church musicians, at makikita ang kanyang mga katha sa mga hymnals at worship books ng iba't ibang simbahan sa loob at labas ng bansa. Bilang konduktor, naimbitahan din si Dr. Feliciano na maging guest conductor ng Chicago Symphony Orchestra at ng Moscow State Symphony, kasama na rin ang iba't ibang orchestra sa Singapore, Malaysia, New Zealand, Taiwan at Japan. Naging principal conductor din siya ng Philippine Philharmonic Orchestra sa loob ng 8 taon noong dekada 80. Si Dr. Feliciano ay pangulo ng Samba Likhaan Foundation ng Asian School of Music, Worship and the Arts. Tinanggap niya ang John D. Rockefeller III Award in Music Composition noong 1977. Sa kasamaang palad, 3 buwan makalipas siyang itanghal ng National Artist for Music noong nakaraang Hunyo, sumakabilang buhay si Dr. Feliciano mula sa sakit na cancer noong September 19, 2014 sa edad na 73. Isang taus-pusong pagpupugay ang hatid ng Art to Art sa alaala ng pambansang alagad ng sining para sa musika na si Maestro Francisco Feliciano. Kasama po natin para sariwain ang mga alaala ng dakilang National Artist for Music na si Dr. Francisco Feliciano, ang Pangulo ng Cultural Center of the Philippines na si Dr. Raul Sunico. Dr. Sunico, welcome back to Art to Art. Thank you, Elisa. Thank you for having me in your program. Yung last guesting po ninyo sa amin was around three years ago. Yeah. Also on the same place. Yes. Okay, so welcome back. Thank you. So una sa lahat,
Saan at kailan nyo unang nakilala si Dr. Feliciano? And ano yung mga first impressions ninyo of him? Well, I met si Dr. Feliciano, hindi pa nga siya doctor noon. Mm-hmm. He was a young faculty member sa UP College of Music. Mm-hmm. Doon ako nagtapos ng aking bachelor's degree sa mm-hmm. UP. Mm-hmm. And si Mr. Feliciano was my teacher sa dalawang subjects, namely composition mm-hmm. tsaka orchestration. Mm-hmm. So that was my first encounter sa kanya. Mm-hmm. And then later on, dahil siya din yung naging director ng Asian Institute for Liturgy and Music, mm-hmm. karamihan ng mga obra niya, mga compositions niya, ay naka-dedicate sa mga, or naka-direct sa mga religious mm-hmm. nature. Gumagawa mm-hmm. nga siya ng mga na 3D album para mga collection. Mm-hmm. So, mas kilala si Dr. Feliciano dun sa mga obra niya para sa mga liturgical music. Mm-hmm. Mm-hmm. And of course, gumagawa din siya ng mga mm-hmm. likha pang orchestra, mm-hmm. ganyan, pang boses, mm-hmm. opera, yung pinaka-famous opera niya, yung La Loba Negra, mm-hmm. Na siya yung gumawa ng musika, mm-hmm. musiko, tapos si Fides Asensio naman yung libretto. Ah, yeah, that's right. I remember La Loba Negra. Yes. Napanood ko yung performance na yun. Yan, pinalabas din sa Cultural Center mm-hmm. of the Philippines. Mm-hmm. Okay. From what you know of his life, saan po nagmula yung kanyang hilig sa musika? Well, alam ko na, of course, bago siya naging teacher ko sa UP, mm-hmm. hindi ko naman siya kilala from before. Mm-hmm. But I know that he comes from a musical family. Mm-hmm. Marami sa kanilang mga miyembro ng pamilya nasa banda. Mm. In fact, meron din siyang pamangkin na faculty member namin ngayon sa USC Conservatory of Music, mm-hmm. si Arnel Feliciano. Mm-hmm. And nung nandun ako sa UP, meron din siyang, hindi ko alam kung pinsan niya yon or kapatid, mm-hmm. Si Camilo Feliciano, also mm-hmm. a musician. Mm-hmm. So, si Francisco was not the only musical member of his family. Mm-hmm. So, I'm sure, alam naman natin, it's either genes or environment ang yeah. mm-hmm. musiko. That's true. Talagang nagkakaroon ng magandang epekto ang early childhood development na sa music, no? Siguro may mga exceptions exposure, isa sa atin. I mean. sa atin dalawa siguro. I'm not sure kasi ikaw naging ballerina. Hindi ko alam kung meron kang mga sa magulang mo sa tiya, lola na naging ballet dancer. Mm-hmm. I'm not sure. Nanay ko nag-aral ng ballet. Uh-huh. Yeah. Sa amin naman kasi walang naging musician talaga. Mm-hmm. Although yung nanay ko rin nagturo ng elementary piano, but she was really a pharmacist. Mm-hmm. So, in my family, wala rin talaga naging professional musician. Mm-hmm. So, there are exceptions. Yeah. Alam naman natin, hindi porque artista yung isang tao ngayon, mm-hmm. nasusundan din siya ng mga mm-hmm. artista. Pero kay Mr. Feliciano, I think nakatulong sa kanyang molding, musical mm-hmm. molding, yung pagiging musiko din ng mga nauna sa kanya, mm-hmm. mga miyembro ng pamilya. Okay. As a composer naman, ano yung masasabi ninyong parang pinaka-unique o natatanging abilidad ni Dr. Feliciano? Well, si Dr. Feliciano was a contemporary composer. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, hindi niya sinusunod yung mga kundiman style na very romantic, very mm-hmm. lyrical, na yung mga harmony maganda, pero mm-hmm. something na parang nakikinita na natin ano yung susunod. Mm-hmm. Yung sa contemporary kasi, yung ginagamit niyang mga melody, mga harmony, syempre kakaiba, minsan hindi siya nasa tono, mm-hmm. but on purpose, of course. Mm-hmm. On purpose. And at the same time, he tries to mix in mga Filipino elements. Mm-hmm. Para hindi naman purely Western din. Okay. Although si Dr. Feliciano, nag-training din siya sa States eh. Mm-hmm. Nagpunta siya sa Germany, nagpunta siya sa Yale mm-hmm. University, mm-hmm. na ang isa sa mga teacher niya ay isa sa mga pinakakilalang contemporary composer, mm-hmm. yung Polish composer na si Krzysztof Penderecki. Mm-hmm. So yun, of course, mas avant-garde talaga yung si Mr. Penderecki. Mm-hmm. So, hindi naman kinopya ni Mr. Feliciano yun, pero mm-hmm. I'm sure na yung influence nung mga teachings nung kanyang teacher mm-hmm. ay nakuha din niya. And then, bahala na siya kung ano din ang gusto niyang gamitin sa sarili niyang style. I see. But when you say
Filipino elements as opposed to Western elements in music. Ano ba, what is that specifically? Kasi music is, of course, a universal language, no? Just as dance is a universal language. Pero yun nga, pag Western dance, nakikitang-kita ka agad sa estilo, sa paggalaw na Western. Kung Russian classical ballet, kitang-kita din kaagad. Yes. You know, for me, when I'm watching. But when I'm listening to music, what do I listen for na masasabi nating Western at Filipino naman? Okay, well, hindi naman natin sinasabing as against. We are not really competing or fighting each other. Mm-hmm. Without elaborating too much kasi in masyadong technical one sitting, yes mga let's say mga interval yung mga fourth or fifth na hindi ginagamit masyado sa Western music kasi ang interval ng fourth tsaka fifth yun yung mga interval na ginagamit sa mga Chinese music, mga Oriental. So yung Filipino music natin gumagamit ng ngayon, particularly sila Miss Kasilag, yan sila Ramon Santos kanyan. I think si Dr. Feliciano does not really extensively use those, pero ginagamit din niya para lang merong konting Eastern element. The other thing, sa scala, yung scale na tinatawag, hindi yung do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Meron tayong tinatawag ng mga pentatonic. Pentatonic meaning five. The five notes in the scale. Tarararam. Doon sa mga nanonood sa cultural center, mapapansin nyo, bago mag-umpisa yung concert, meron doon warning signal, warning bell. Actually, gawa ni Miss Kasilag yun eh. Ah, yung okay. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, yung mga ganyan. Sorry, hindi ako singer. Yung tam-dam-da-dam-dam-dam. Mga ganyan. Diba yun? Yeah. That's right. Yung una, tapos padami ng padami. That's based on the pentatonic scale. So, those are some of the elements ng Eastern music that distinguish it from the regular Western. Pero there are many different things. May similarities, of course, meron ding differences. I see. Sorry, Dr. Suni, kung medyo naging music class siya, no? Pero balik tayo kay national artist Francisco Feliciano. Ano sa mga obra niya ang masasabi ninyong, I guess, one of his most important or one of his most notable works? And why? Well, I am not familiar with all of the works of Dr. Feliciano, but ang pinaka palagay ko, ang pinaka famous niya yung opera, yung La Loba Negra nga. Okay. And of course that's based on another kind of literary source. And as I said earlier, karamihan ng mga obra din niya ay nakadirekto sa religious music. Parang naging advocacy siguro ni Dr. Feliciano yun. Well, being former director of Asian Institute for Liturgy and Music. Dahil meron siyang mga koro, meron siyang mga different ensembles, instrumental ensembles. So doon nakadirekto yung karamihan ng kanyang mga achievements. At doon siya mas kilala. Sa liturgical music. Hindi lang sa Pilipinas. Alam ko nag-extend yung beyond the Philippines to Asia and international. Okay. When you say liturgical music, ito ba yung music na tinutugtog or ginagamit sa misa? Hindi lang sa misa, kasi like Asian Institute is Protestant-based, I think. I'm not sure if other non-Catholic services may mga misa. But when I say religiously based or liturgical based, yung may mga religious texts naman, not necessarily kinakanta sa misa. Minsan kahit sa concert, nakaka-witness naman tayong ganyan, may mga numbers sa concert na ang text niya religious, but not necessarily naka-identify sa Catholic or Protestant or whatever. Basta it's something that is religious in nature. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol kay National Artist Francisco Feliciano kasama ang Pangulo ng Cultural Center of the Philippines na si Dr. Raul Sunico. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar.
Narito ang ating arts calendar. Sa musika, tampok ang violinist na si Joseph Brian Simafranca sa isang classical crossover concert na pinamagatang Classical Crossover sa November 8, alas 8 ng gabi sa Insular Auditorium, Insular Life Building, PhilInvest, Alabang. Isinilang sa Cebu, si Simafranca ay ilang beses na ring nanalo sa National Music Competition for Young Artists at nakapagtanghal kasama ang Asian Youth Orchestra, Southeast Asian Youth Orchestra at Manila Symphony Orchestra. Kabilang din siya sa Quarteto Expressivo, ang resident string quartet ng St. Scholastica's College of Music. At para sa ticket sa Classical Crossover, tumawag sa 585-3823. Sa Sayaw, inihahandog ng Cultural Center of the Philippines ang kauna-unahang CCP National Ballet Competition 2014. Ang junior category competition ay isasagawa sa November 6 at ang senior category competition naman ay sa November 8 simula alas 6 ng gabi sa tanghalang Aurelio Tolentino. Ang magwawagi ay makatatanggap ng 35,000 pesos para sa first prize, 25,000 pesos para sa second prize at 15,000 pesos para sa third prize sa bawat kategorya. Magbibigay din ng Trudel Dubsky Award para sa best choreography. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa CCP Box Office 832-3706. Sa teatro, bilang bahagi ng kanilang 48th season, inihahandog ng DLSU Harlequin Theater ang dulang Fish Hair Woman sa panulat ng batikang Philippine-Australian writer na si Merlinda Bobbis. Ang stage adaptation ay sinulat ni Roddy Vera at ginawa ng original songs ni Doji Fernandez. Ito itatanghal sa Teresa Yuchenko Auditorium ng De La Salle University sa Taft Avenue, Manila sa mga sumusunod na petsa at oras. November 19, alas 4:30 ng hapon, November 20, alas 6 ng gabi at November 21 at 22, alas 10:30 ng umaga at alas 3 ng hapon at alas 6:30 ng gabi. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 0917-656-3401 o bumisita sa Facebook page ng DLSU Harlequin Theater Guild. Usapang sining at kultura para sa lahat, kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin natin para magbugay kay National Artist Francisco Feliciano ang CCP President na si Dr. Raul Sunico. Dr. Sunico, actually naalala ko ang first experience ko naman na makatrabaho si Maestro Feliciano. Ako yung lead principal dancer ng Philippine Ballet Theater and live ang music namin for our production of Swan Lake. In fact, first time kong sayawin ang Odette Odile sa Pilipinas at that time. Mm-hmm. And si Maestro Feliciano ang nag-conduct ng PPO. Mm-hmm. So yun yung first experience ko na makatrabaho si Francisco Feliciano. For several years kasi si Mr. Feliciano was an associate or resident conductor din ng Philippine Philharmonic Orchestra. Mm-hmm. I see. Mm-hmm. Pero hindi ko pa na nasayaw ang kanyang music. So. Well, ang musiko ni Mr. Feliciano, ni Dr. Feliciano, we cannot really say na Philippine music, no. Hindi mm-hmm. naman kailangang porke Filipino yung composer, mm-hmm. Philippine music din ng parang caption. Mm-hmm. Para din yung let's say Tchaikovsky mm-hmm. or whatever, hindi naman natin sabing Russian. Usually we say music, di ba? Yes. What should we say? Universal music. Mm. So, siguro, unlike the works of other Filipino composers, mm-hmm. yung kay Dr. Feliciano mga obra ay hindi mo siguro at first glance or at first hearing mm-hmm. marerecognize na Filipino music. Mm-hmm. So, it's really more universal, I think. Mm-hmm. So, even for ballet, for example, although, siyempre, hindi naman for classical ballet ito. It's really more for modern or interpretative dancing. Mm-hmm. Yung music niya, kung sakaling magagamit mo in future mm-hmm. Performances. Okay, sige. That's a thought that I will keep in mind. Okay, so linawin po natin, our 6 new national artists were named last June. Pero as of the moment, hindi pa sila formally na nabigyan ng ceremonial rights, hindi ba? Yes, as soon as the NCCA and the CCP mm-hmm. Finalized the list of choices, kasi yun,
dumadaan yun sa several stages of evaluations. Mm-hmm. At bawat stage, may mga respective committees ang bawat genre. Mm-hmm. So let's say music, dance, visual, etc. Mm-hmm. So pagkatapos nun, nasala na lahat, dun sinasubmit sa Malacanang. And mm-hmm. then Malacanang will have the option to approve or disapprove. Mm-hmm. We are still waiting for the formal conferment sa Malacanang mm-hmm. where the medallions will be given, mm-hmm. of course, whatever proclamation. Mm-hmm. And then normally, ang cultural center ay nagtatanghal ng tinatawag na parangal, mm-hmm. parangal sa mga bagong national artist. Mm-hmm. So, merong special concert and ceremony mm-hmm. na ginagawa sa cultural center. Mm-hmm. But until now, we are still waiting for the Malacanang date mm-hmm. for the conferment. Hindi naman namin pwedeng unahan sa CCP yung parangal yeah. mm-hmm. until after matapos yung Malacanang ceremony. Mm-hmm. So, that is the status right now. Yeah. I understand na parang malaki ang hinanakit na dahil nga sa sabihin na natin kabagalan ng pagtakbo na hindi na naabutan na buhay si Dr. Feliciano para bigyan siya ng award ng National Artist Award. Yun nga yun ang isa sa mga unfortunate happenings no mm-hmm. Si Dr. Feliciano, although in his hospital bed nasabi na sa kanya na isa siya sa na-proclaim. Mm-hmm. Although yung ceremony, hindi na niya naabutan. Mm-hmm. So, is there a date na, you know, for the awarding ceremonies? Wala pa rin? Unfortunately, wala pa kaming date. Ang ginagawa kasi ng cultural center mm-hmm. ay kumukuha kami ng mga slots available mm-hmm. doon sa mga available mga hindi pa nabubook mm-hmm. hoping na Malacanang ceremony might be held okay. before those slots pero kung mm-hmm. yung wala pa we just have to let go of the slots and mm-hmm. have another reservation in the future mm-hmm. na mention niya na nasabi sa kanya in his hospital bed na gawaran siya ng National Artist for Music kailan niyo huling nakausap si Dr. Feliciano bago siya pumanaw? Medyo may katagalan na rin kasi mm-hmm. nung medyo nagiging malubana yung sakit niya, mm-hmm. hindi ko na rin nabisita. I'm not sure kung nabibisita siya noon. Mm-hmm. In fact, yung audiovisual presentation nga nung necrological rites namin, mm-hmm. kaya ako nasabi na sa hospital bed niya kasi meron talagang scene doon mm-hmm. na nagsalita siya from his hospital bed, nagpapasalamat doon sa honor na nabigay sa kanya as okay. national artist. Mm-hmm. But he was lucid until the end, I guess, mm-hmm. because he was able to thank. He knew what the award was all about. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Yes. Bilang isa sa mga nagpunta sa necrological rites, no, para kay Dr. Feliciano nung September pa, ano yung mga hindi niyo malilimutang bahagi ng tribute sa kanya? You know, what were some of the most poignant memories that were recounted about him? Well, una-una, napakaganda ng response ng kanyang anak mm-hmm. Sa necrological. Mm-hmm. Extemporaneous, mm-hmm. yung experience nila sa tatay nila, mm-hmm. etc. That was one of the more memorable points. I was the one who gave the opening remarks, mm-hmm. with the welcome remarks. Tapos, during the ceremony, merong mga compositions si Dr. Feliciano na kinanta, in-interpret naman ng mga iba-ibang mga grupo. Mm-hmm. So those were, of course, very beautiful memories of the necrological para din sa mga taong kilala siya, pero baka maaring hindi nila kilala masyado yung kanyang mga obra, mm-hmm. at least nadinig nila during that occasion. Mm-hmm. Alam naman natin, sa mga Filipino works, bihira rin ma-perform. Ang isang unfortunate sa mga commissioned works, and mm-hmm. marami siguro siya mga commissioned works, ay beyond the premiere performance, yeah. minsan hindi na nauulit. Okay. So at least nagkakaroon ng oportunidad na
madinig ulit ng tao. Mm-hmm. Hopefully, some people may take it as a cue to feature in some performances. Mm-hmm. Minsan kasi nakakalimutan na natin eh. Mm-hmm. Pag nagpo-program tayo ng pang-concert, pang-performance, mm-hmm. nakakalimutan na, uy, meron pala dito na matagal lang hindi na-perform, meron mm-hmm. pala dito hindi natin kilala, subukan natin. Mm-hmm. And ganun sana mangyari. Marami naman tayong mga composers, not only Filipino, but yeah. previous ones, mm-hmm. na minsan mga nadidig up years after namatay na yung tao. Eh. Yes. And siyempre, nagkakaroon ng, para sa painting, nagkakaroon ng extra value mm-hmm. yung obra pag namatay na yung tao. Kasi mm-hmm. siyempre, ibig sabihin nun, hindi na makakaproduce. Mm-hmm. Hopefully, yung kanyang pagpanaw will be a source of inspiration mm-hmm. to continue on the legacy na we feature some of his mm-hmm. works. Mm-hmm. Meron bang mga concrete plans ang Sentrong Pangkultura ng Pilipinas para, you know, patuloy na pagyamanin or yung mga naiwang pamana ni Dr. Feliciano? Actually, yung concrete plans ay nasa NCCA. No? Okay. I am also a member of the board of NCCA mm-hmm. dahil lahat ng cultural agency heads sit in the board. So, mm-hmm. by virtue of my position, nasa boarding kami. Nasa parang mandate ng NCCA mm-hmm. na yung mga national artists na nideclare ay bibigyan din ng konti parangal later mm-hmm. featuring some of their works mm-hmm. from time to time. Mm-hmm. So, yun ang naisip namin na a tribute to Dr. Feliciano. Mm-hmm. Now, if the cultural center is available mm-hmm. on the dates na gusto i-set na NCCA, then we are more than happy to feature some of his works for mm-hmm. orchestra, for chorus, for mm-hmm. solo singers, mm-hmm. let's say excerpts ng kanyang mga opera. Mm-hmm. Ganyan mm-hmm. din. Saan naman naka-archive ang mga works ni Dr. Feliciano? I am not sure kung merong single archive ngayon to mm-hmm. house his works. I am sure UP has because yung UP library very extensive din siya. Mm-hmm. I am sure that the CCP library also has. Mm-hmm. We are not sure if his family would have. Almost sure meron din. And normally naman yung family would hand over unless na merong ibang compositor sa pamilya na magagamit directly. Mm-hmm. Normally they hand it over to a library like CCP or mm-hmm. UP mm-hmm. and then ililabel na lang siyang, let's say, Francisco Feliciano Collection. Mm-hmm. Mm-hmm. So that's how we get to... And for National States. Artists for Music, anong mga like intellectual property rights or copyright that protect their legacy? Yes, we are now more conscious of intellectual property rights. Mm-hmm. I think sa Philippines, parang 50 years yata after mm-hmm. the death. Oh, not basta within 50 years or 75 years within the death of an artist, merong right yung surviving family mm-hmm. ng copyright mm-hmm. for the works. So kung gagamitin yung works niya either to record or to perform, mm-hmm. may corresponding fee na kailangan bayaran yung gumagamit mm-hmm. ng work. I see. Okay. Well, to wrap up and summarize, ano yung pinakamahalagang kontribusyon ni Dr. Francisco Feliciano sa larangan ng musika sa Pilipinas? Well, para sa akin, although ano din siya, conductor din, composer, mm-hmm. teacher, I think we cannot really say na as a conductor or as a composer kasi lahat ito, they contribute towards mm-hmm. his legacy. Ang aking experience sa kanya siyempre ay as the student, mm-hmm. no, teacher ko siya sa composition. Mm-hmm. And I'm sure hindi lang naman ako yung kanyang estudyante. Mm-hmm. Una-una, hindi naman ako conducting major, mm-hmm. but it was included in my piano curriculum course. Mm-hmm. Mm-hmm. So yung kanya mga naging maraming estudyante, hindi lang sa UP, kundi sa ALEM, no, sa mm-hmm. Asian Institute for Liturgy and Music, I am sure yung legacy niya is so strongly felt sa mga estudyante niya. Mm-hmm. Maybe more than his compositions. Mm-hmm. Although we don't say na baliwala yung composition niya, mm-hmm. siyempre kanya-kanya. But I think mas malaki ang proportion ng legacy niya dun sa mga estudyante niya who themselves make it to the national and international stage. Yes. And your advice to music students all over the Philippines? Well, if we are talking about our recent national artist, mm-hmm. our late national artist Francisco Feliciano,
It would be good for our music students to explore the mm-hmm. music of Dr. Feliciano. Mm-hmm. He is not the high-profile Filipino composer that we know of. Mm-hmm. Una-una, classical composer siya. Pangalawa, even among classical composers, hindi masyadong na-i-stage yung kanyang works or na-perform. Mm-hmm. So I think it is it's an opportunity for us to know more about this man. Mm-hmm. He is a genius, definitely. Mm-hmm. Napaka-intelihente niyang tao. Hindi siya yung parang gagawa lang ng obra na at an instant or something. Mm-hmm. Although, of course, inspiration can be like that. Mm-hmm. But well thought of yung craftsmanship ng kanyang mga works. Mm-hmm. And these are definitely worth exploring. Mm-hmm. And definitely, they will become a valuable source of Filipino repertoire. Mm-hmm. And he was also a very quiet and unassuming very man talaga. Quiet, very unassuming, humble man. Mm-hmm. Yes, actually, I mentioned the word humble during my opening remarks mm-hmm. because ganun din ang impression ko kay mm-hmm. Dr. Feliciano. Maraming salamat, Dr. Raul Thank you. Sumico. Thank you very much. Sa pagbigay pugay kay Dr. Francisco Feliciano. Salamat din. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino.